ang problema lang kasi, Dre, ang kalaban natin dito is yung oras na mag-edit, tsaka yung, alam mo yun, yung kinain mong oras sa buhay niya, tsaka yung kinain mong quality ng video, ng gadget niya. Kamusta mga boy? Welcome back sa ating channel. At ito nga pala, nagbabalik, no? Ilang araw ako din nagawa ng video. At ngayon, ang gagawa natin ng reaction video ay itong issue galing kay Zenpro. Itong editor issue. Nag-hire kasi siya ng editor, no? Talagang 200 pesos. May mga requirement siya. Ang sinasabi niya kasi, ang minimum na gagawin mo lang is stream and export. Maraming bumalik sa kanya, no? Maraming nagalit, especially yung mga editors community na sinasabi na hindi makatarungan yung price na yon. Anyway, hindi naman nila gustong sumali na, pero parang ang dating sa kanila is minamaliit yung pag-e-edit. Seems like parang hindi naman ganun kahirap mag-edit, bakit ko babayaran kayo? Parang ganun ang dating na sinasabi niya, no? Maraming nag-react, marami nagalit sa editors community, no? Yung mga hindi ganun kalalaki, editors na mga hindi pa ganun kalalaki YouTuber, no? Lalo na siguro yung mga malalaking YouTuber, katulad nila Josh Pine, sino man sila, isa, Team Payaman, no? Pero ayun nga, panoorin natin itong video na to kung saan bigay siya ng kanyang saloobin habang naglalaro. Yun yung mali, no? Anyway, tingin ko malala ang mga sinabi niya dito para mag-backlash siya kanyang matindi. No? Panoorin natin. Gina G kayo umiyak, hindi nyo nga alam kung ano i-edit. Pag-inom yun, pre. I-edit mo, pre. Ano i-edit mo? Napakadali lang. Gagawin mo lang, trim. Pag-trim mo, sinasabi niya na, ano. Export na agad. Pre, alam mo ba kung gaano kadali yun? Ginagawa ko nga wala pang 30 minutes, tapos na ako. Export ko wala pang 10 minuto, tapos na ako. Tapos puputak kayo dito ng, ang baba naman. Tapos ay kukomment nyo yung rates ng mga professional. Ano ka, tanga? Bobo mo naman, pre. Huwag kayong magkalit ng atangan. Galit siya, no? Eh, di ikaw gumawa. Kaya nga ako gumagawa, pre. Anyway, hindi pa nag-react kasi titingnan natin kung may sense ba yung reasoning niya. Panoorin natin, pahinggan natin. Ako nga gumagawa eh. Sino ba gumagawa? Ako, di ba? Ba't kailangan mo mag-hire, di ba? Kasi hindi mo na kaya. Pero yun nga, alam mo sa sarili mo, gano'ng kabilis, bakit hindi mo i-minimize yung pag-stream mo? Para magkaroon ka ng time, ample time para mapag-edit, di ba? Kung gusto mo talagang makatipid, di ba? Kasi kung para sa akin, hindi ganun kadali kahit sabi mo i-trim and export lang yung video. Mahirap yun. Ako daw ganun ka-export. Di ako expert sa pag-edit ng video, no? Ang ginagamit ko lang, madalas, Filmora at saka KineMaster sa cellphone ko, no? Hindi madali kasi kailangan yung sequencing, hindi naman porke gaming lang yung video mo is trim lang naman ang gagawin mo. Syempre may mga niyan, may emphasize ka diyan, may mga nakakatawang part diyan, may mga kumbaga may mga punchlines kang mga sinasabi. Yun yung mga hinahabol kadalasan ng mga viewers eh, katulad kay Chooks, 'di ba? Sa kanya, yun yung mga madalas na hinahanap. Ano 'yun? Sige, tsaka tingnan natin ha. Hindi pa ako nakakita ng video nito ni Zenpro sa YouTube. Yung mga edited. Kung ano itsura. Kasi kung sinasabi niya trim, di ba? Tingnan natin kung reasonable. Isa pa yun, no? Parang kinakomment. Nagbibigay lang ng opinion yung mga tao na keso ganyan, keso ganito. Ba't siya nagagalit, di ba? Ba't siya Gina G? Siya yung sinasabi Gina G tapos siya itong galit. Di ba? Alam mo yun? The irony. Nagahanap ng editor. Kaya naghahanap. Eh kayo, puro kayo putak dito. Kala nyo naman, may mga ebas kayo. Ano bang ebas nyo, pre? Ebas? Sabi. So, pagbigyan natin itong mga to. Pagbigyan natin, pre. Give chance to others. Pagbigyan natin itong mga bugok na to. Pa-edit ka sa Fiverr.com, $5 to $10 for 1 minute vid. Alam nyo ba yung mga pinapa-edit dun sa Fiverr? Professional. Bakit? Kasi, professional din yung edit. Ha? Huwag kang tanga, pre. Ano ba i-edit mo? Trim lang, pre. Babayaran kita ng 500 para sa trim. Nakita mo yun? Nakita mo yung common sense doon, pre. Panira ng laro kasi, pabibot ang mga to eh. Sinisip pa sa mga ano, no?
Kasi kung nagla-live stream ka, expect mo na may mga masama comment or kung may mga sinabi ka in the past na mga hindi na, alam mong hindi magugustuhan ng ibang tao, expect mo na na mabash ka. Pero alam mo yan, hindi mo dapat sasayin yung mga kasi sila yung pinanggagalingan na kita mo yan. Yun yun, basic nun eh. Dapat hindi mo binabaling sa kanila yung ano. Hindi na magyata ka sa mga susunod araw. Either positive ang dating sa kanya ng issue na to or negative. Kasi tingin ko negative eh. Parang mawawalan siya ng supporter sa mga pinagsasabi niya. Toxic pa sa mga tao. Mama mo, toxic pre. Kayo, magto-toxic kayo dito. Tapos sasabihin nyo, toxic ako pag pinalagan kayo. Anong klase dun? Anong klase dun, pre? Kasi napaka-buenas, pre. Napaka-buenas. Don't mind them. Leagues to open sinini. Patay na ako. Yung ako, pre. Pagbigay natin itong mga smurf na to. Pucha na yun. Magto-troll kayo din. Ginage siya, no? Galit na galit. Comic kayo dito, naka-smurf. Minyo, basta yung mukha nyo. Magto-toxic kayo dito, tapos pag pinalagan kayo, nasabihin nyo, toxic ako. Ano yun? Ano yun? Paano maging tanga? Zen Pro. Uy, common sense, hindi lang pag-trim ang binabayaran sa pag-edit. Yung requirement mo, 1080p, 60fps, 50k bitrate. Hindi pang quality. Mo. Oh. Tama. Hindi mo alam ang pinagsasabi. Bigat yun. Hindi mo ang may kakayan mag-render ng ganyan ordinaryong editor lang. Ang bobo ka at walang alam sa mundo ng mga editor. Sige, pagbigyan natin, no? Sabi niya, hindi daw ordinaryong editor. Okay? Sabihin na natin hindi ordinaryong editor. Ano ba yung hindi ordinaryong editor? Pre, naka 2600 or 2500. Pero, pre, second generation ng Ryzen, hindi ka makapag-edit. Pre, 30 minutes, tapos na ako. Paano nangyari yun? Hindi makapag-edit ang ordinaryong editor? Wala kang second gen? Pucha na yun, pre, second gen lang yun. Second gen lang yun, pre. Bakit mo, alam mo yun, bakit mo humakin yung isang tao? Kesyo ko anong gamit na gadget niya, di ba? Parang, alam niya, doon pa lang makikita mo sobrang baba na ng tingin niya sa mga, ano, hindi naman sa editor, no? Alam niya, sa mga sa tao. Hindi naman niya kailangan talaga ng expert na editor, tingin ko sa sinasabi niya. Hindi niya kailangan ng isang, ano, mamahaling editor. Doon pa lang makikita mo na, ano, mababa ang tingin niya sa ibang tao. 2500 lang yun, pre. Hindi pa OC yun, pre. Tapos mag-aarap ka ng... Paano maging taa? Pre mo lang, pre. Hindi daw binabayaran yung export. Ay, hindi lang daw yung edit yung binabayaran, pati daw yung export. So, ibig sabihin... Pwede, oh. Export mo ng 2500. Kasi pwede mong isend yung file as, ano yung raw file. Yung kasing export, pwedeng gawin ng mismong client or kung sino man. Yung raw file, mandi ng bayad doon, syempre, kasi andun na yung pinaka-effects, yung mga transition, andun na yung mga yun. Ngayon, yung sinasabing export, ito na kasi yung kakainin niya yung system ng computer mo, kasi gagamit na siya ng either video card, mga sa system mismo ng computer, no? Magkaibang trabaho yun. Ang Ryzen 2500, ang bayad na doon magkano? 1,000? Dahil lang nag-export ka ng 30 minutos. Sabihin na natin, 30 minutos ang export mo. Pre, 30 minutes, pre, napakatagal na nun. Napakatagal na ng 30 minutes, pre. Samantala sa akin, 10 minuto, wala pa, tapos na. Ako pa puputaan nyo, pre. Hindi porque editor ka, hindi na ako marunong. Bago ko pinasok yan, alam ko kung gaano katagal. Hindi, huwag tayong tanga dito, pre. Ang iniisip nyo kasi, professional rate. Huwag kayo sa professional rate tumingin. Tignan nyo kung yung trabaho nyo ba, magkano ba dapat ang bayad nyo sa trabaho nyo. Hindi yung, putang ina na pa. Sige. Nakakaano yung mga sinasabi nyo. Ba't 200 lang? Ah, buraot pa nga. Naku, di ikaw mag-init. Pre, ako naghahanap. Kayo pumuputak. Tapos sasabihin nyo, di wag ako mag-edit ng video ko. Pre. Ano na ito? Napakingin na itong bobong ito. Sige nga. Ako daw mag-edit. Paano kaya ako sabihin ko sa'yo na, di wag ko mag-apply para hindi ka mukhang tanga.
Uy, report nyo, pre, report nyo. Pa-report, pa-report nyo yung page ko. Report nyo yung page ko sa Bitaps. Lagay nyo, ano ba? Hate comment? Hate comments? I-report nyo yung page ko ng hate comments kasi pinalagan ko yung mga hate comments ng iba. Tapos, ano pa? Ano pwede nyo ipang report dito? Kailang off mo ka. No? Paano nga sila, pre, explain nyo kasi sa akin, paano sila na-exploit? Ha? Wala pang 30 minutos, tapos mo na yung edit. Wala naman kasi nag-assume na wala pang 30 minutes. Eh, dapat hindi ka na muna nagbigay. Ang pinaka-reason na sinabi sana na ano dyan, na negotiation is ayaan mo munang mangyari, matrabaho yung video bago mo presyo. Actually, ganun naman kadalasan yung ginagawa eh. Meron parang isang basic, ano lang basic, sabihin natin, ano, bigay mo sa akin to in one day. Pag nabigay mo sa akin to in one day, ganito, babay, pwedeng ganun, may tawag din. Para sa ano lang din sa design sa amin, sa architecture, it's either based dun sa project cost, sa target, ano mo, target project cost, parang o sa'yo, sa video, target revenue, ilan yung percentage mo doon, parang ganun. May mga ganung ano, may mga ganung usapan. Kasi dito para sinabi mo na lang 200. Either way, either kung anong mangyari at matagal ang kadya, mahirapan ka diyan, basta 200. Parang ganun. Yun yung kinakagalit nila, bro. Dapat hindi ka nagbigay ng final price or final verdict na yun na yun. Alam mo yun, dapat open-ended yung hindi man open-ended, parang meron lang kayong isang tinitingnan na presyo or a reference. Tapos doon kayo magbabase sa file. Kuwari, nagawa na yung video. Doon nyo pagbase yan kung magkano. Yun yung pinaka-reasonable sana na ano. Para at least hindi ka na hate or hindi ka na babash. No? Ayun. Ayun yung siguro yung mali mo doon. Yun yung pinaka-tingin ko mali. Nagbigay ka ng price at sa tingin tao is unreasonable. Tapos dinefend mo na ito dapat talaga. Ang problema, yung reason mo is hindi siya fixed. Yung reason mo, 30 minutes, bigay. Buti sana kung, sige, 30 minutes, kahit anong mangyari, ano yung tsura niyan, bigay mo sa akin, 200. Buti sana kung ganun, hindi. Ang, syempre, ang ano mo pa rin is, tapos yun, 30 minutes, or sabi natin, ano, ikaw yung nagbibigay ng ano yun, parang mangyayari, na hindi naman, ano yun, hindi naman yun, fix talaga na mangyayari. Kumbaga, walang kasiguraduhan kung gaano katagal mabibigay video. Depende sa kung gaano kahaba yung stream mo at kung gaano karami yung punchlines, yung transition, yung effects. Alam mo yun, doon ka siguro nadali talaga. Wala pang 10 minuto, tapos mo na yung export. Literally, 50k bitrate. Feeling nyo kasi, ang taas-taas nun. Pero, subukan nyo munang i-render. Mabigat yun, mabigat yun, Dre. 5K nga lang, ang bigat-bigat na eh. Wala pang 10 minuto, tapos na. Tapos masyado kayong mga bida-bida dito na sasabihin nyo, minamaliit mo yung mga editors sa Pilipinas. Paano kung minaliit? Naghahanap ako. Hindi ko sinabi na, pre, kailangan nyo akong pag-editan. Ang sabi ko, I'm looking for an editor. Technically, parang ano, parang kang, alam mo yun, parang kang pumunta sa isang black market na parang gano'n na, hindi, huwag mo muna akong i-an sa comment ko. Kasi yan, parang pumunta sa isang market or black market na alam mo sa sarili mo na mababa ang presyuhan. At alam mo rin sa sarili mo na unfair yun. Pero kailangan mo kasi para makatipid ka at para mas malaki kitay mo. Pero kung pupunta ka sa side nila, sa katayuan nila, alam mo, adjust yun, di ba? Parang mahirap yung trabaho at the same time, gadget nila yung nakasalalay doon. Yung bigat ng file is hindi biro yun, men. Paano yun? Yung pagkaluma ng device, yung pag-fade ng system niya, hindi mo mababayaran yun. Ang babayad mo lang naman sa kanya is yung product mismo yung na-produce, di ba? Yun yung problema, di ba? Parang pinagtatanggol mo sa part na to na hindi mo actually, nirequire mo nga eh. Requirement as required. Kung babasahin mo ng maigi yung Facebook post mo, ganun yung gusto mo sabihin. Pero sige, for the sake of argument, sige, hindi mo nire-require. Pero, alam mo yon,
may binigay ka na ano na standard na ganito yung kailangan mabuo tapos ayun. Basta kumbaga sa ano mali ka dito sa fourth part na to na sinasabi mong hindi mo pinipilit na naghahanap ka na may na naghahanap ka ng kusang pupunta sa iyo na oy ako gusto ko ganito ganito. Kasi parang alam mo, tama sila, exploitation ang tawag doon din. Exploitation yung kasi at the sense na alam mo yung alam mong unjust yung price pero tutuloy mo pa rin kasi kailangan mo makatipid. At the same time, yung isa naman kailangan para lang at saka para madikit yung pangalan niya sa isang kilalang katulad mo, kakagatin niya. So yun yung problema, no. Okay. Sabi ko yung pabiboy. I report yung page ko, sabihin nyo hate comment. Hindi sila pabibo, men. Hindi sila pabibo. Editor with no editing skills. Pucha pre. Ano nakakatawa dun? Ano nakakatawa dun? Ikaw, mabibigyan ka ng chance na bayaran yung pag-i-edit mo na hindi ka naman marunong mag-edit na aaralin mo in fucking scratch. Gusto nga bayaran ka pa? Woo! Hindi kasi issue dito yung kung Filmora o Sony o Adobe yung gamit mo. Kasi ang issue dito, kahit sabi mo na trim lang gagawin, pakikinggan mo yung, panonoorin at pakikinggan mo yung video para alam mo kung saan puputulin eh. Kasi ganun sa video, di ba? Yung mga dead air, yung mga, kaya mawala ka sinasabing part, katanggalin mo yun. Kaya mga boring na part, katanggalin mo yun. So, ganun yun, di ba? So, doon pa lang, eh, pag panood mo nun, tapos pagbalik mo, panood ulit, tapos smart, tapos panood ulit, tapos cut, tapos delete. Yun yung mag-take time. Isipin mo ilang seconds, so sabi mo 10 seconds, tapos binalik mo 20 seconds, doble na. Tapos nag-consume pa pa ng ilang seconds para ma-suffer yung time. So, doon pa lang, kumain na yung oras. Hindi lang 30 minutes yung pinag-usapan natin, Dre. Lalo kung sabi natin 4 hours yung stream, then sabi natin na sige para ano lang hindi doble 1.5 times 1.5 may yung 4 hours so 6 hours plus ano certain hours mo din para sa finalization effect hindi effect sabi mo trim lang sa pag-save o ano man di ba yung pag-export takes time din yan ilang isang oras may git din yan yun yung problema no hindi mo masisisi mga tao kung nag-react sila ng ganun. Basta hindi yung pro. Kahit anong editor. Regardless kung Filmora o ano. Hindi yung pro yung kailangan mo ng Filmora. Yung Filmora lang na. Regardless. Yung normal na Filmora lang. Napakadali lang mag-ano. Mag-trim. Kasabihin nyo. Hindi mo babayaran. Yun nga kasi dapat hindi ka nabigyan ng price. Dapat hinayaan mo na. Alam mo din sa alam dapat nag-research ka din nagtanong ka nag-canvas ka sa mga kapwa mo streamer at vlogger na kung magkano yung binabayad nila sa mga editor ngayon from there makikita mo ng benchmark ko pala kung gato ang gagawin mo makagawa ka na ng sarili mo or para yung basic yung benchmark mo kung magkano yung sisingilin mo sa editor mo sana ganun ginawa mo yun. Ato, 200 ka, hindi kayo sa well. Kasi at the end of the day, hindi mo naman tatanggapin yan. Paano yung 200, di ba? Paano yung nasahin oras ng tao na nag-edit? Kasi, hindi mo bayaran yung export. Pero 50K? 50K yun yung iniiyak nyo dahil sa 50K bitrate? Hindi. Labang 10K na export nyo yan. Actually, yung oras yung iniiyak siya kayo. Buhay ng gadget. Hindi ko alam ang rates ng editor. So, canvas ka sana ano dito na because you set certain cost sa trabaho na sobrang bigat nakita mo yung quality na hinihingi mo hindi yun 200 pesos bro kasi sobrang bigat na
kahit sabihin mo, trim lang ang gagawin, mabigat yun. Kung bigyan mo nga siya ng 1K, hindi pa rin ano, hindi pa rin sa buong video, mag-produce siya ng gano'n, kabigat na 5. At sabihin natin na, hindi mo na di, actually, hindi ka tatanggal na. Pangit, pangit na edited video kasi bro, edit nga eh. Alam mo yung word na edit. Ibig sabihin, finalize na, nalinis na, video na. Ibig sabihin, pupulidurin yun. Oras yung kalaban, bro. Yan yung problema sa mga katulad namin na ano, na artist, yung mga digital artist, editors, lahat ng mga ang puhunan eh yung skill tsaka yung oras. Kala nila napakadaling mag-edit, kala nila madaling mag-conceptualize, kala nila madaling mag-execute, at kala nila madaling mag-produce. So, yun yung problema, no? Hindi nila sa amin sa architecture, parang, eh, design na naman ang bahay ang gagawin. Hindi lang naman yung design, eh. Parang, alam mo, paplanuhin mo kayo, paplanuhin. Kung ang gusto mo is sobrang baba quality, sana nagpunta ka sa mga college, sa mga sa school na hindi ka nag-post sa Facebook. Kasi sa Facebook, masyadong marami makakita ng mga. At pag naisip nila na, ah, putya, baka may mauto-uto na hindi ganyan. Yun yung problema, no? Sa amin, ganun din sa architecture. Ayaw namin na may nauutong architecture, lalo professional. Ayaw namin ng ganun. Gusto namin, alam nila yung totoo work nila. Alam mo yun, nag-gets mo ba yung punto ko? See? Ano ang kinalaman ng ABS? Si ate na isama, sumama pa eh, no? Ito yung mga toxic na sumasabay, gumagatong pa eh. Alam mo yun? Ah, kaya pa lang. Magulatid pala yung mga ABS yan. Kaya pala ng ABS, pre. Ang problema dito, pre, ito yung mga tipong nag-graduate. Exactly. Hindi, alam mo yun, nagigits mo ba yung punto nila or namin, general na kasi pinaghihirapan yung bro, it takes time para ma-perfect mo, maayos mo. Hindi lang naman basta kung ikaw, ganyan yung ano mo, eh, hindi ka dapat napunta sa streaming ano industry, sa vlogging industry. Alam mo yun, as a content creator, dapat alam mo magbigay ng quality content. Doon pala nahuli ka na parang, ah, ito lang naman, kailangan gawin nyo kasi may followers, may followings na ako na ito na yung ano, certain views na makukuha ko. Pero alam mo yun, hindi deserve ng mga followings mo yung gano'n. Dapat ang deserve nila, quality content. Para makapag-produce ng quality content, dapat quality editor din ang magbigay ng quality video mo. Diba? Nagigit sa ba yung ano, yung logic? Kaya, siguro alam mo na mali mo kasi nakita ko, may pinost ka na parang apology letter mo sa Facebook page mo. Na-share, nakita ko. So, ayun, medyo late ko lang ito kung nagawa kasi, ano, kasi naputulo kami ng internet for the past few days na ang tagal na balik nung, ano. Anyway, ayun. Sige, ayun na po natin. Levels of, klaseng course yung digital. Digital artist, parang gano'n. Something like so, ito yung mga editor, naging editor dahil pinag-aralan nila. Hindi yung editor dahil sigurado bad trip na bad trip sila Josh Pine sa pinagkasabi nito. Yun, yung inaral nila nag-school sila ganun. Pero hindi yung mga yung naging editor lang just for ayun, multimedia. Tapos pre, yung simple kasi baka may mautukan nga. Hindi naman kasi ganun dapat ang bayaran noon. Kasi sobrang mababa talaga. Buti sana, may tindi ako nga sana. Kung talagang yun ang gusto niya, kind master lang, pwede na. Ako, kaagating ko yan. Kaagating ko, hindi nga alam 50k bitrate ang mabibigay ko sa'yo. Ayun, mga maximum natin, mga 10 bitrate lang. Alam mo yan?
kung ako lang, kung kind master lang, okay lang. Sige, kagatin natin yan. Eh, sabi mo naman, di ba? Wala nang pakialam kung saan ako puputol. Di, 5 clips, pwede na. Parang gano'n, di ba? Ikaw, gusto mo ba yung gano'n? Siyempre, hindi, di ba? Ang gusto mo, pagka nagputol ka, yun talagang yung puputulit, kasi walang kwenta, di ba? Paano malalaman yun? Siyempre, papanorin. Di naman ikaw yung nag-edit, yung ibang tao naman. Paano malalaman na ibang tao yung video mo na yun, yung stream mo na yun? Eh, ikaw ang nasa stream. Alam mo yun, takes time. Commercial na pang-professional, pre, napakababa pa ng 1,000,000. Napakababa pa ng 1,000,000. Sobrang baba pa ng 1,000,000 para sa 3 minutong commercial ng professional. Pero pre, ang kaso, hindi to vlog. Hindi to kung ano-ano. 2 minutes lang to ng PUBG. Ang tanga pre. Stream 50k bitrate rate? Paano manunod tao? Paano maging tanga? Gawin mo utak pre. Yun yung ano, kinasawa niya dito. Eh. Okay lang sana na nag-rush na siya na hindi ko naman kailangan quality video, ganito ganyan. Okay lang kahit na simpleng edit lang o ano, putol-putol lang ganito gawin niyo. Problema, may mga side comments pa siya na hindi na dapat sinabi. No? So, you know, doon na nagtatapos tong video na to. Anyway, sumatotal. Ang point lang naman niya kasi, hindi naman niya kailangan ng quality. Actually, quality yung hinihingi niya na quality ng video niya. Pero ang sinasabi niya is, hindi naman niya kailangan ng todo effort na yung may mga effects, may mga translation, may mga background music or whatsoever na parang kay Chooks na style. Ang gusto lang niya is parang trim or trim cut, then export, parang ganyan. Ang problema lang kasi, Dre, ang kalaban natin dito is, yung oras na mag-edit, tsaka yung, alam mo yun, yung kinain mong oras sa buhay niya, tsaka yung kinain mong quality ng video, ng gadget niya, computer niya, at yung internet na kakainin din para sa pag-send ng file sa'yo, alam mo, or kung di man, yung pag-download niya o anuman, basta, yun yung problema. Kulang na kulang yung 200 mo, Dre. Kung sana sinabi mo, 1K per video, baka walang nag-react na ganyan, Dre. Ang baba nun, parang kahit kumpara mo sa minimum wage natin dito sa bansa natin. Dre, ang baba nun. Parang ang minimum wage natin, kung daw nagkakamali, 450 plus 480 yata or something, 500. Basta, ang baba. Wala pa yata sa kalahati yung binibigay mo. Alam mo yun? Tapos hinihingi mo in 30 minutes, kaya. Sana ikaw na lang nag-edit, no? Mag-stream ka ng mga 4 hours tapos edit mo ng 30 minutes. Mga ganun. Yun yung problema, Dre. Yun yung issue dito. Anyway, siguro natutunan. Alam ko naman na alam mo ng mali yung sinabi mo. Andito lang para mag-react ko, no? Kasi ngayon ko lang napanood itong video na to. Nakita ko yung post mo sa Facebook, yung apology letter mo. Nakita ko rin yung post mo yung first time na may mga nagalit sa yung editors. Hindi naman lahat professional editors na nagalit to. Pero alam mo yun, at the end of the day, community nila yung dinali mo, Dre. Parang minalit mo in the sense. Kasi parang ganun kababa yung tingin mo sa production nila, sa pinoproduce nilang content, pinoproduce nilang video. So yun. Anyway, kung bago ka lang sa channel ko, please hit that subscribe. At pakilike and share na rin tong video. At click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng contents ay lalabas ko. And as always, this is your friendly neighborhood architect saying goodbye.